Nag-alala kami nung natanggap namin yung text ng OB niya. Katapos nun, dun kami nagdesisyon na pauwi na si Jen. Tigil na muna yung trabaho para makauwi na siya sa bahay at mas malagaan siya dun. Hello, everyone! Hi! Hello, everyone! In the past. Sige. 1, 2, 3. Kumusta kayong lahat? At muli ay maraming salamat sa panonood nyo sa aming vlog. Thank you po sa paulit-ulit na nanonood, sa mga bagong subscribers. Thank you sa inyong lahat. Thank you sa inyong lahat. So, tutuloy na natin yung kwento. Sinundo na kita dahil pinaka-importante pa rin yung health ng ating baby. At sa tingin ko yun yung pinaka-wise nating gawin na tumigil ka muna magtrabaho at alagaan ng mas maigi yung sarili. Siyempre, pasalamat din ako sa GMA dahil pinayagan nila akong alagaan yung sarili ko at yung baby ko. Thank you po dahil pinili nyo pa rin na hintayin ako at ibigay pa rin sa akin yung show na yun. Ayun, so finally, nakauwi na tayo dito sa bahay. Mm-hmm. Meron tayong mga kailangang gawing adjustments, paano mapabuti yung pakiramdam mo. Since day one naman na umuwi ako dito, ikaw naman talaga yung naghahanda ng pagkain ko. Nagising siya para mag-prepare ng breakfast. Mm-hmm. Morning, mahal. Kiss mo na. Anong pinipare mo, Chef? Just oatmeal, apples, and banana. Bakit ganyan yung accent mo? Ganyan kami pag umaga. Gigising ako ng sobrang gutom. Gigising siya. Tapos tatanungin ako kung anong gusto kong breakfast. Ganyan. Every morning yan, since day one. Na umuwi ako dito sa bahay. Nakakatuwa na talagang napaka-hands-on niya. Pagka-diagnose ng doktor sa kanya ay meron si Jen na low blood. Kailangan mo kumain ng mga green leafy na vegetables, bawas sa salt. Red meat. Okay yan para sa'yo. Maganda para makapag-produce ka ng mas maraming blood. At syempre, dun sa vegetables namin, gusto namin mag-thank you sa aking ama dahil meron siyang hydroponic setup sa bahay na kung saan may mga tanim siya. Lettuce, spinach, kale. Iba yung fresh, yung pagkakuha pa lang papadala na dito, di ba? Iba yung lasa. Yes, tsaka yung sustansya, nandun pa talaga. Kukuha mo lahat ng nutrients dun sa gulay na yun. Ginawa namin lahat nung pagpapalakas ni Jen para mas dumami yung blood niya, mas maganda yung circulation ng blood niya. Dahil syempre, dalawa na silang nagsishare dun. Dumating na yung day nung aming second checkup. Ito yung 8th week na checkup. Hi! Galing na kami sa ultrasound! Yay! Good news na naman! Anong good news? Ang good news ay very assuring daw yung ultrasound namin. At hindi niya na kailangan uminom ng pangpakapit kasi maganda yung kapit ni baby. Makakatulog na kami! Pinatigil ka nang painumin ng mga gamot, di ba? Wala na. Wala nang mga pampakapit. Pinayagan na rin akong mag-workout. Yes. Ano lang, prenatal workout. Tsaka yung mga light stretching, ganyan. Pwede na akong gumalaw-galaw. So, yung paminsan-minsan yung napadalas dahil naging kampante nga kami. Dahil sinabi ng doktor, okay lang. At
Feeling namin sobrang lakas na ng kapit ng baby sa loob. Habang nagpipilates ako, nakaramdam ako ng ayan na naman. May pain na naman ako sa balakang, tapos nagkaroon ako ng pain sa puson, sa pelvic area, meron na namang pain. At hindi na naman ako komportable. After nun, inaaraw-araw na yung pain, nararamdaman ko na siya na hindi na ako okay ulit. Okay, so kinonsult mo yun sa doctor mo. Nag-text siya, di ba? Talaga naman medyo kinabahan tayo dahil yung text niya ay ganito. Sinabi niya na merong threatened abortion. So dun pa lang sa salita na yun, medyo na-alarma na kami dahil ayaw namin marinig yung salita na yun. Tinigil na lang ulit muna yung workout. Si Jen nandun na muna sa second floor at sa kwarto. At hindi muna siya bumababa. Nakabartulina na naman ako. Siya sa kwarto. Ayun. Pero, siyempre, kung yun yung advice ng doktor at yun yung mas makakabuti sa kanya, yun yung sinunod namin. Oo naman. Nangyari, sa kwarto lang siya ulit palagi. Ako na lang yung dadala ng food sa kanya doon. Siya yung nagre-research ano pa ba yung mga kailangan kong kainin. Wala kaming fast food, walang sugar, walang preservatives. Lahat ng pagkain ko for ilang months. Oo, lahat ng kinakain mo napupunta din sa baby, di ba? Sa baby, oo. Ano gagawin natin, Mal? Ultrasound ng 11 week ultrasound. Tingnan nila yung spine. Spine? Oo, yung spine tsaka yung neck ni baby. Alright. Isip mo ka. Kaso lang napaka-traffic. Ang traffic? Sana umabot kami sa schedule. Umabot yan. Yung mga sumunod na check-up at ultrasound, ginawa na lang namin dito sa bahay. Ayun pa ako. No, side view. Side view na. Ayun yung paa. Ang laki ng tiyan mo. Ganyan talaga sila. Parang putete. Parang putete. Side profile siya. Na-realize ko na ang sarap pala ng magbuntis ng may taga-alaga sa'yo. Kasi lahat ng gusto mo, lahat ng parang gusto ko ng ganito. Swerte ko nandito si Dennis sa tabi ko. Marami akong mga pagkakamali noon, mga pagkukulang sa pagiging tatay, pagiging ama. Sa pagkakataong to, gusto kong bumawi. Ayokong makamiss ng anything na hindi ako kasama doon sa experience na yun. Dahil sa nangyari ngayon, si Jen na yung nabuntis. Na fast forward lahat ng plano. Yung proposal, dito lang namin ginawa sa bahay. Na dapat doon sa bahay na pinapagawa namin sa bundok. Nagpaplano kami na magpakasal next year bago namin
kunin yung baby para pagkuha namin ng baby ay maayos na lahat. Pero hindi dito. Hindi dito. Oo, hindi dito. Sa ibang bansa dapat. Hindi nangyari yon dahil nga nangyari sa natural na proseso at mas masaya naman kami doon dahil matagal na namin yung hinihintay. Noon pa man ay gusto naman namin talaga ng simple lang na wedding. Kakasal na kami bukas. Ha? Bukas na ba? Good morning! Good morning. Ito ang first day ng officially kasawa na kami. Mm-hmm.